ang isa sa mga hindi ko makakalimutang mga pagkakataon na kasama ko ang aking nasirang ina ay kung kailan sinasamahan niya ako palagi na magsimba. Hindi lang tuwing araw ng Linggo. Kasama na yung mga pagsisimba namin tuwing patay na araw. Ito raw kasi ang aking magiging gabay hanggang sa ako'y tumanda. At bit-bit ko ang pangaral na yon hanggang ngayon. Simple, payak, humble. Ganun ko mailalarawan ang aking nasirang ina. Walang reklamo, ayaw ng may kaaway, kaibigan niya lahat. Kung mapapagbigyan lahat ng mga hiling ng kapwa, ibibigay niya. At hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Mula nung ako'y nasa elementarya, tumuntong ng high school hanggang kolehiyo, ako po ay naging membro ng debating club, elocution and declamation contest. Siya yung sumasama sa akin sa kada may patimpalak o mayroong contest o may laban. Ganyan niya ako sinuportahan na naging daan para mag-gain yung aking self-confidence at dalhin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Siguro yung kasimplihan, yung pagtuturo sa akin na matutunan ng isang payak na klase ng pamumuhay. Huwag ko intindihin ang material na bagay. Ang maging prioridad sa akin eh, yung pagtulong sa kapwa, pati na yung pagmamahal ko sa aking pamilya at sa aking kapwa. Huwag kong intindihin yung mga walang kapararakang bagay. Sakalip, daling ko ito. Daling ko yung pera, yung pondo sa magiging kapaki-pakinabang ng aking kapwa at ng aking mga mahal sa buhay. Siguro yung maipasyal ko siya, ako'y naniniwala na ang pinakamagandang regalo na pwede ko maibigay, yung maipasyal ko siya rito kung siya'y nabubuhay pa. Dito po sa studio natin, sa GMA Network Center, particular dito sa 24 oras. Hindi ko lang alam, baka maluha yun sa lugay at tuwa sakaling siya'y buhay pa na ako'y narito na sa ganitong katayuan.